So yun guys, welcome sa ating bagong video. So ang video natin ngayon is mag install tayo ng ating piston ng ating 4EFTE GT Scarlett Toyota. Okay? So ito yung dating piston niya. Yan. So hindi to sa kanya. Bitara to, Bitara piston to. So nilagay to noon dahil walang available na piston. So kung makikita nyo ang original na piston na i-install natin ngayon at saka itong bago, malayong malayo. Okay? So ito na yung bago niyang piston ngayon na ilalagay natin. At ito yung mismong original na dapat sa kanya. Dahil ang sasakyan natin ay turbo. Kaya tingnan. Okay? So sa Vitara to, itong piston na to. Ito yung i-install natin bago ngayon. Okay? So dito naman sa ano, kung makita nyo, i-try natin ito. Ito is 74.5. Ito. Samantalang ito, yung original niya is 74.020. Okay? So, itatry natin. Bagong ano din to, bagong sleeve. So, pinalitan ng sleeve dahil yung dating sleeve is malaki. Kasi malaki din yung piston niya. Okay? So, ito ngayon is original na. So, original yung size ng liner niya, bore liner niya, at saka yung piston niya. Okay? So yan, makikita guys, so makikita nyo, ito yung piston natin na luma. Okay? So sabi ko nga, sa Vitara to. So kung makaisukat nyo, wala, hindi makapasok yan. Kasi malaki tong piston na to. Yan. Yan. So itong original niya na bago, yan, yan itong install natin. Pasok yan. So yun. So ngayon, naglalagay tayo ng piston ring. Maglalagay tayo ng piston oil ring, secondary at saka primary ring ng piston natin. So maglalagay tayo ngayon ng piston ring, oil ring, secondary at saka primary or first ring, second ring or oil ring. Okay? So ngayon mag-install tayo, number 1 to. Install tayo ng piston ring. Okay? So yung piston na uunahin natin is cylinder number 1. So, bago kayo magtanggal ng piston sa cylinder, dapat may marking kayo. Ayan o. Yan, may marking yan. 1. So, ibig sabihin, number 1 cylinder. Yung lalagyan natin ng bagong piston. Bagong piston ring. Okay? So, yan. Oil ring to. Unahin natin oil ring. Sa oil ring, pag nag-install, madali lang. So, malambot lang siya. Yan. So, na yung gap niya. Tapos, yung kabila. Yung is kung makikita nyo yung welding natin nasa loob na. So, ito yung gap niya. Kita nyo yung gap ng welding natin. Nasa kabila ko siya nilagay. Tapos yung isa, nasa kabila din. Okay? Para hindi sila magkita. Yan.
yan, wheel ring. Okay. So, sunod natin is secondary. So, ito. Secondary ring ko. Ayan. Ito yung primary. Ayan. So, malalaman nyo dito na secondary siya dahil may N2. Ayan. Second. So, ito yung primary. Secondary. Sa primary niya. First. Yung first din meron. In one. First. Ayan. So, ilalagay na natin ito, guys. No? Guys, i-install natin. So, dito natin siya iharap. So, extra careful kayo. Baka mabalik. Kasi wala tayong pang install sa kanya. Yeah, install na natin yung secondary. Tapos sunod natin yung first ring. So makikita niya dito yung gap niya dito ko nalagay. Dito din siya. Tapos yung sa oil ring natin is nasa baba. So, Ayan. So, ito naman, yung first string natin, lagay natin siya sa dito sa kabila. Dahil yung oil ring natin, nasa dito sa pangalawa. Ayan. So yun guys, na-install na natin yung piston ring natin. Yan. So pag nag-install tayo ng piston ring, extra careful lang tayo sa pag-install sa kanya kasi pwede itong mabalik. Okay? Kasi wala tayong piston ring expander dahil malambot lang naman to. So yung mga matitigas, kailangan nyo na-expander yun. Okay? So kamay-kamay lang to. Yan. So install na natin doon. So, ito yung first. Install natin dito. Okay. So pag naglagay tayo ng piston, kailangan natin lagyan ng oil para may lubrication. Okay. So yung iba may ginagamit na oil jet or pang spray talaga sa oil. So atin manual muna. So cylinder number 1 yung lalagyan natin. Isali na lang natin lagyan ng oil itong iba. Kita nyo, yung piston may arrow. Okay? So, yung piston may arrow, kung saan yung arrow papunta, yun ang position ng ating piston. Or, yun ang papuntahan ng arrow natin. Sa mismong, sa harap siya palagi. So, ito yung harap ng makina. So, kung saan pupunta yung arrow, makikita nyo, may arrow dyan. Makikita. So, yan ang arrow na ibig sabihin, doon ang position ng piston natin. Okay? Hindi pwede na, nandito yung arrow, papunta doon sa likod. Ito yung likod ng makina. So, dapat nasa harap siya. Okay? Yan, ganyan. So, bago natin siya nilagyan, bago natin siya install, lagyan natin ng mga oil. Okay? Yung lubricant niya. Yan. So, dahil wala tayong compression pack, piston ring compressor, so malambot lang to install, kaya gagamitan lang natin siya ng flat screw. Okay? Manual lang. So yung piston natin is level 2. Okay? Yan. So extra careful kayo dito kasi pag naipit to siya, hindi niyo natansya, pwedeng mabali yung ating piston ring. Okay? Primary at saka secondary.
yun ang mahirap yung sa ano, sa stone ring na oil ring. Yun din ang mahirap yun. So ito yung si Kandari na naman. Yan, ipasok na natin yung si Kandari. Mare na naman. Pasensya lang ang kailangan dito. Pag wala kayong kukuhin din yung compressor. Ito na yung compressor. Sip. Yan. So, ito na lang natin. Hala. So yun guys, na-install na natin. So ito na rin compressor. So lahat yan, ganun ang pag-install sa kanya. Okay? Okay. Dati, itong piston na to, nilakihan ang bangag ng connecting rod yung sa pin, lagayan ng pin. Ito dito. So makikita nyo, may daan ng machine shop. Kumbaga, itong original na pin ngayon at saka original na piston, yung type nito is freeze type. Wala tong lock dito. Kaya, ang ginawa dito, pinaliit yung bangag, yung butas, para mapasok yung bago nating piston pin. At saka yung piston natin. Okay? Kasi freeze type to. Wala tong lock. So, yung dati, may lock siya. Yan, may lock yan. Hindi siya freeze type. Tapos, malaki yung pin ito. Okay? So, yung sinabi ko nga kanina is, hindi to pang GT Starlet o Pro EFTE na makina. Pang bitara to na piston. Okay? Kaya, natagalan din kami dito dahil sa pinamasin pa. Okay? So, makikita nyo, hindi gumagalaw yung mismong pin doon sa may butas ng connecting rod. Okay? Yung sa may piston lang na side ang gumagalaw. Okay? So, makikita nyo dyan sa maliit na video natin, yung dati niyang clearance niya, kung gaano siya kaluwang pag itong pin ang ginamit. So, ang ginawa doon, pinamasin. Kaya ito na siya ngayon. Yan. Kasi ito yung pin niya dati na malaki. Yan. Kaya malaki yung butas nito. Okay? So, ang ginawa noon na nag-install ng Vitara piston is pinalakihan yung butas nito. So, ngayon, dahil bumalik na siya sa original na piston niya at saka piston pin, pinalitan na naman yung butas. Okay? So, yun. So, ito na yung last nating piston ilalagay sa cylinder number 4. Ganun pa rin ang paglagay niya. Piston ring at saka pag-connect doon sa cylinder. Okay? So, sabi ko kanina, every mag-install tayo ng mga parts, ng internal parts, kailangan natin ng lubrication. So, every parts na install natin sa internal parts, linisan at saka lagyan ng lubrication na oil. Okay? So, lagay na naman natin itong piston. So, yung nasabi ko nina, maghahandaan kayo pag nag-install tayo ng mga ring niya. Ito posibleng mabalik. Okay? So, wala tayong ring expander. So, malambot naman ito, kaya hindi natin kailangan yun. Pag mamatitigas ang piston, malalaking piston yun. Piston ring, yun ang kailangan natin. Ito na naman yung si Kandari. Primary ring. Mas makapal yung si Kandari kaysa sa primary ring. Okay?
So, yun yung sinabi ko ninyo kayo sa kanina. Pag matitigas sa piston ring, pwede kang gumamit ng panger. Okay? Piston ring compressor. Okay? So, papakita ko, makikita nyo dyan sa video or sa taas, may mga tools dyan na gagamitin. So, dito sa atin, kasi malambot lang naman to, hindi na kailangan. Maliit lang naman piston ito. Okay. Mag-install kayo, sabi ko nga, lagyan ng lubrication. Pati yung mga connecting rod, doon sa crankshaft. So, lalagyan nyo yan ng oil. Para mamaya pag-install nyo diretso-diretso. Okay? Pati dito, dito sa pin ng ating piston, lalagyan nyo yan ng lubrication. Yan dyan. Yan dyan. Yan, lagyan natin ng lubrication nyo. Kaya gumagalaw siya nyo. Tapos dito, itong butas na to, dapat makasento yan. Doon sa butas niya. Yan. Butas yan ng jeep. Okay? Wheel jeep niya. So yun guys, ito na yung pinaka-last natin na piston na i-install. So ito siya, kung makikita nyo dyan, ito yung piston number 4. Okay? So papasok natin ito. So pagkatapos nito guys, pag na-install na natin ito, yun, papasok na. So kung makikita nyo ito, ito yung mga, ano niya, ito yung mga arrow niya. So, ibig sabihin, dun ang front palagi yung piston, okay? Ayan. Ito yun. Yung 1. Makita nyo din yun dito sa loob. Ayan. 2, 3. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Lahat nandun yung arrow. So, ibig sabihin dun ang front. Okay? So, pagkatapos dito na ma-install to dito lahat sa taas, yung piston. So, ito torque natin yung cap. Install natin yung cap natin connecting rod. Tapos, iti-check natin yung, ano niya, yung clearance niya. Kung meron siyang space. Okay? Kung wala, hindi yun pwede. So, dapat meron siyang space doon sa connecting rod. Kumbaga, paghawak nyo ng connecting rod cap, dapat magalaw nyo siya konti. Okay? Kasi kung hindi nyo magalaw, ibig sabihin, sagad siya. Wala siyang clearance, so hindi yun pwede. Posibleng matigas ikutin yung makina natin or yung piston natin. Okay? So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano siya i-check. Okay? So, ikakabit muna natin yung cup sa ilalim. Cup ng connecting rod. Okay? Yun guys. Tapos na natin na-install yung piston at saka yung ilalim, yung mga piston connecting rod cup na torque na natin. So, every connecting rod, may torque yan at saka yung main cup bearing, may torque yan. So, sa starlet, ang torque ng ating piston connecting rod, yung connecting rod natin cup is 30 Newton meter or until 35 Newton meter. Okay? So yung sa main naman is 55 Newton meter. Tapos yung sa flywheel is 65 Newton meter. Okay? So ngayon, mag-i-install na tayo ng head ng makina natin. So may head gasket to, so lalagyan natin ng BHT. Yan, copper spray. Yan ang gagamitin natin para sa head gasket natin. Okay? So papakita ko sa inyo yung head gasket na install natin. Yung type ng head gasket natin is dalawa. May asbestos type, meron ding steel type. So ang gagamitin natin ngayon is steel type ng 4E FTA head gasket. Okay? So yun. I-cut. So yun guys, ito yung head gasket natin. A-applyan natin siya ng BHT copper spray. Copper gasket. Okay? So bago kayo mag-spray, make sure na check nyo yung BHT natin para solid yung spring. So yun, applyan natin. Yung iba naman, ang ginagamit is grasa o di kaya yung gasket cement. Baka natin yung pagkatapos nyo mag-spray nito, 30 seconds lang, hintayin nyo lang siya.
na konti lang yung ano niya, hindi masyado basa. So pwede niyo na siyang install. Na 30 seconds. Or after niyo mag-spray. Sa likod na naman tayo. So, mga limang sasakyan ata to bago maubos tong yung ganitong ano, ganitong beach natin o copper gasket. So, mga limang sasakyan. So, ito, marami pa to, isa lang sa kanilang gamitan. Okay? So, yun. So, ganyan ang pag-spray ng ating head gasket gamit ang copper gasket. Okay? Yun guys, ito yung install na natin. So, bawat sasakyan may dowel pin talaga yan para may guide. Ito yung dowel pin. Ayan. So, yun mga holes. Yan ang mga butas niya. So, ang isusunod natin na lagay nito, yung head. Okay? Yung head niya. Ilalagay natin yung head para makakompleto na natin. Then, pagkatapos malagay yung head, ilalagay. May torque din yung head. Yung main head natin. So, may torque yun. Yung torque yun, isaabot siya ng 55 Nm. So, pagkatapos nun, install natin yung mga camshaft, bulb tappet, kung ano pa ang dapat install para matapos na yung installation ng ating head. Okay? So, kukunin ko yung head para install. So, yan ang mga butas ng head. So, so, ito, may dowel pin siya. Isa. Iya. Yun guys, na-install na natin yung mga na-assembly na head gasket natin. So, wag na wag yung kakalimutan itong mga washer niya. Mga ano niya. Pag nag-install na kayo ng head bolt. Pag meron siya, lagay niya. Okay? Kasi, minsan hindi na-install yan. So, ang nangyayari, hindi siya natutok ng maayos. Hindi dumidiin yung bolt yung sa loob. So, kahit anong torque mo, malulus thread na lang or masisira na lang yung thread doon sa loob. Siya, hindi pa rin siya na nakaabot sa spec ng torque mo. Kaya, iwasan nyo na hindi malagay yung washer mo. Okay? So, ngayon, nagsimula tayo sa gitna, mahigpit, kamay lang muna. Tapos, mamaya, gamitin na natin ang torque wrench. So, extra careful kayo pag ganito yung tools ng ano nyo, ng head bolt nyo. Hindi yung ganito, yung hindi bolt yung gamit, kundi Allen wrench or tower type. Okay? So, dapat pag gamit nyo ganito, dapat nakadiin siya. Hindi siya nakabara-bara pag talagay. Or, kamayin nyo lang muna pag naging stroke nyo. Okay? Ng head bolts natin para maiwasan nyo yung maramdaman nyo na umigpit na ba siya
kailangan na ba siya gamitan ng tools. So yun, ganun. So ang torque nito is 55 Nm. Okay? May papakita ko sa inyo paano ito. Sequence, torque sequence na gamitan natin siya for tightening. So pag loosening naman, sa gilid-gilid ka magsimula. Pero pag mag-loosening naman, mag-tightening sa gitna. Gitna, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Or isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Cross type. So, may papakita ko sa inyo ang cross type. Ayan. So check natin yung mga butas kung sakto ba. Butas niya, sumakto siya. Tapos dito, sakto din. Coil. So, magto-torque na tayo. Iyo po muna, Dok. Hindi pa torque yung ginamit, so ginamitan ko siya ng tools para madiin lang konti. Tapos mamaya gagamitan natin siya ng tools. So kung makikita nyo guys, inuuna ko yung sa head na mga sa head ng mga gamit kaysa sa oil pan. Kasi wala, hindi natin malayan, baka may mahulog dun sa loob. So habang nakabaklas pa yung oil pan, so unahin natin yung head para maiwasan natin pa ulit-ulit. Yan minsan ang nagkakaproblema, may nahulog sa loob ng mga dun. Aside sa mga bolt. Hulog ang loob. Porte muna lahat. So yun, 40 muna inuna natin. So gagamitin natin sa lang. Sabi ko nga yun kanina, sequence. Tightening sequence. So yun, 40 Newton meters. Yan. So ilalagay natin ngayon siya sa 55. 50. So 55 Newton meters. 54. Yan. 55 Newton meters. 10, 12, 14.
So, lagay natin siya sa. So, ayan, 54. So guys, i-install natin yung tappet. So lalagyan natin ng oil. So install natin yung tappet. So yun guys, yung tapit natin, meron tong mga number. So exhaust, intake, may numbering to kasi pag nagkabaliktad, may costo na iingay yung ating valve, mga barbula. Okay? So, halimbawa yan, exhaust 1. Ilalagay natin siya sa exhaust number 1. Okay? So huwag kayong magtanggal nito na walang number. Okay? So magkukos yan ng to. So, lahat yan may numbering. So, 3. Tawag tong tapet. 4. Dito na naman tayo sa intake. Intake 1. Yan. May intake 1 siya. So, may numbering talaga. Ito guys, ito yung exhaust. Pag exhaust, sa Toyota naman, dito siya nakakabit sa, ito yung kinabitan ng distributor. Okay? So, exhaust siya. Ito yung exhaust din, doon din nakakabit yung timing belt. Okay? So, dahil yung sasakyan natin is, basta. So, ito naman yung sa intake. Yung sa intake, wala siyang
slot dito. Normal lang siya. So, makita nyo yan. Yan yung timing. Yan ang timing mark. So, timing mark ng exhaust, itatama natin siya. Parang magko-coincide. Coincide sila. Yan. Parang ganun. Yan. Kita niya. Yan ang mangyayari sa kanya. Pag nag-timing na tayo. Okay? So yun guys, dahil sa 4A yung makina natin, so 4A yung babasihan natin. 4A. So may 5A din kasi. Yan. So 4A yung makina natin, so 4A yung ilalagay natin dyan. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kahit sa cup ng camshaft, meron siyang mga arrow. Ayan o. Yung mga arrow ng camshaft. So, ibig sabihin, sa harap siya palagi. Yung position niya. So, yun. Susto. Intake 2. Thank you.
So yun guys, nalagay na natin yung oil seal. Dyan, oil seal nya. At saka itong pandit. Isang seal din dito. So, nilagyan natin yun ng silicone. So, 4E yung makina natin. Kaya 4E yung ilalagay natin sa camshaft. So, install natin ito. Para makalagay na tayo ng timing belt. Yun. So, nalagay na natin. So, kung makikita nyo dito, dito to. So, kung makikita nyo dito, dito. Ito. Yan. Okay, pindot ulit. Pindot. Kung makikita nyo yan, yan yung mga slot. Ibig sabihin, yan ang timing. Yung exhaust, isang slot lang. Tapos yung intake, isang slot lang. Dalawang slot. Dalawang point. So, ibig sabihin, dyan ang timing mark. Okay? So, yun. So, ilalagay na natin yung timing. Tapos dito din sa baba, kita mo sa baba. Dito din sa baba, ito yung timing belt niya. Ito din timing niya dito. Kung makikita nyo, itong bracket ng crankshaft natin, tapos meron siyang parang puti dito. So, yan ang timing mark niya. Yan. Kita. So, ilalagay natin yung ating yun guys, na-assemble na natin lahat. So, itatry natin paandar. So, pag nag-start kayo ng bagong overhaul na makina, so, kung meron kayong fuel regulator na with gauge, pwede nyo on lang ang ignition. So, mag-indicate yan dito kung may fuel. Okay? So, kung hindi nag-indicate siya dito, hindi gumagana to,
possible na wala kayong fuel o yung fuel pump hindi nagpa-function. So ngayon, ang gagawin natin dito, i-start natin. So kanina, pina-start na namin to para mag-flow lang yung oil sa loob ng makina. So yun guys, napaandar na natin yung makina. So maganda yung idling niya. So okay lahat. So yun guys, sa ngayon nag-a-adjust lang tayo ng boost controller niya para pag naggumana yung boost niya, hindi masira yung piston or pumutok yung makina natin. So yun guys, hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panonood at don't forget to click subscribe, like, comment kung anong gusto niyong video.